sino ako. Sa puso't diwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. 300 taon ang pananakop ng mga Kastila. Namulat sila sa Kaapihang Binanas. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo. Damdaming bumubugkos sa isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa kanyang wika, kultura o kalinangan at mga kaugilian o tradisyon. Nagkaroon ang mga propagandista ng kilusan noong 1872 na siyang naging simula ng kamalayan upang maghimagsik. Sa panahong rebolusyon, sumisibol sa mga maghihimagsik ang kaisipang isang bansa, isang diwa. Laban sa mga Espanyol, pinili nila ang Tagalog sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at talumpati. Masidhing damdamin na laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa sa kanilang sinusulat. Si Jose Rizal ay naniniwala na ang wika ay malaking bagay upang mapagbuklod ang kanyang mga kababayan. No Limit ang Here. Ang nobela ni Rizal ay tumatalakay sa mga kinagisnang kultura ng Pilipinas sa pagiging kolonya nito ng Espanya. Binatikos din ng nobela ang mga bisyo na nakasanayan ng mga Pilipino at ang kapangyarihang taglay ng simbahang Katoliko. Solidaridad o kaisang napahayagan noong panahon ng himagsikan, El Filibusterismo, inialay sa 3 paring martir na lalong kilala sa bansa ng Gumbulsa o Gomez, Burgos at Zamora. Konstitusyon ng Biak na Bato noong 1899, ginawang opisyal na wikang Tagalog, ngunit walang isinasaad na ito ang mga magiging wikang pambansa ng Republika. S. Bonifacio, ang nagtatag ng katipunan, wikang Tagalog ang ginagamit nila sa mga kautusan at pahayagan. Ito ang unang hakbang sa pagtataguyod ng wika. Emilio Aguinaldo, itinatag ang unang republika kung saan isinasaad sa konstitusyonal na ang paggamit ng wikang Tagalog ay optional. Sa mga nangangailangan lamang ng wikang Tagalog ito gagamitin, ang pamamayani ng mga ilustrado sa asembleyang konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan nito. Upang ang mga matang ito ay mamulat sa katotohanan, upang di tayo maging mangmang sa ating inang bayan, upang tayo ay magkaunawaan at magkaisa gamit ang ating sariling wika. Para sa bayan.